Good morning! Today is Friday and kaninang umaga guys, nagigilty ako kasi ginising tayo ni Bunso. Nagpa-alarm ako ng alas 7 kay nag-promise ako kagabi. Nag-request kasi siya ng crepes for breakfast. Tapos yung nag-alarm na yung cellphone ko, pinatay ko pala guys, hanggang sa hindi ko na malaya, nakatulog na naman ako ulit. Saka, kasi ginising at tayo, no, alas 7 midya na. Sabi ni Bunso, Mama, gising ka na kasi papasok pa kami sa school. So, no, yung crepes hindi ko nagawa. So, pasensya na Bunso. Babawi na lang si Mama bukas. Hindi ko alam, natulog ako ng medyo maaga kagabi, mga 11 man ata. Yung 11 o'clock guys, maaga yan sa akin kasi usually matulog ako mga ang lapas na talaga sa midnight, kadalasan kong tulog, no. Yung tulog ko these days, parang nag-iba. Parang madali na lang akong maka-feel ng antok sa gabi. Tapos, kinaumagahan, parang ang sarap pa matulog, no. Lalo na kasi malamig dito, no. Tapos, ang sarap matulog. So, yun na nga. Pero si Ate Erica, may pasok naman siya until Saturdays. And then, nung pumunta na sila sa school, anong ginawa ko guys? Natulog ako ulit. Natulog ako ulit guys. Ano ba yun? Uy, parang bumabawi ako sa mga kulang-kulang ko na mga tulog. So, ayun na nga. Parang, ang sarap lang naman kasi matulog minsan, no, na parang wala kang iniisip. Naligo na pala tayo, nakaligo na tayo guys kasi mamaya alas 2 mayroon tayong kunting trabaho, mayroon tayong part-time job guys. And so ang gagawin ko ngayon, meron kasi akong mga gipang tupi, ayan, tinupi ko yan kagabi guys pero hindi ko yan siya nilagay muna sa mga aparador. So ngayon ko lang yan ilalagay sa mga aparador guys. And ito yung ating hihayan, punong-puno. At saka, inuopen ko pala itong door saglit guys. Ayan, iopen ko talaga yan every morning at least mga 15 minutes or 20 minutes para makahungaw bitaw ang bitawang area para mas-reculate bitaw ang hangin, no. Kasi, meron naman kaming problema guys. Parang sinusundan kami ng problema. Doon pa sa aming isang bahay, yung dating bahay namin, meron na kaming problema doon. At parang sinusundan kami ng problema hanggang dito. Problema talaga siya guys. Ipapakita ko sa inyo ha. Ito yung problema namin. Ito yung room pala namin guys. Alam nyo, last mga month ago lang, yung sa gilid-gilid yan, oh, nag-ano na naman siya. Nag-start na naman, nag-form na naman siya ng kanang molds bitaw. And then, doon sa may corner, doon sa aparador namin, guys. Mahirap pa naman to kasi ang liit lang ng space. Oh, tingnan nyo. Ang liit lang ng space. So, ang hirap maglinis kapag mag-form ng molds dyan. Nakikita yung nag-form na naman siya ng molds and ito na naman yung akong bakbakon. Siguro bukas. Yeah, siguro bukas. Ako ano po na siya pang sprayhan, no? Tapos yeah, kahit in-open namin tong window talaga guys, every day in-open ko talaga. Talaga ang problema namin yan, every winter lang din naman guys kasi malamig, no? Good for the health talaga yung mga mufa, yung mga molds nga guys kasi kapag na simhot nimo baka na bang ma-appeal sa imong hininga ba yung molds, nakakakosya ng sakit. So yan ang iniiwasan natin. And then dito din sa banyo, nag-start na din yan, nag-form na naman siya ng mold. So ayan, tomorrow yan ang gagawin natin, mag-operation linis na naman ako. And then, maglalaba pala tayo ngayon. Actually, mga medyas lang itong lalabahan ko, guys. So, puno na nga akong medyas. Kasi, sinisiparate ko kasi yung labahan ng medyas, guys. Hindi ko siya sinasali sa labahan ng mga damit. Sinisiparate ko yan. So, hanggang mapuno yan, saka ko pa yan, labahan. Ayan, ang ating mga
Kaya pala parang naminos na ako among mga medyas kay kanang kuan. Marami nang medyas na dapat labahan. At saka nagtimbang pala ako kanina ng umaga, and medyo matagal na akong hindi nakapagtimbang sa sarili ko, guys. Tapos kanina lang nag-curious ako kung ilan na ba ang timbang natin, so hindi ko na lang sasabihin kasi na-shock din ako. So but I admit talaga, guys, na kumakain talaga ako, no? Parang hinhayaan ko yung sarili ko na kumakain this lately lang kasi may mga holidays. Pero yun na nga, hindi naman ako magmaoy, no, kay imo mang gituyuan man ako, no. Pero all I have to do is just move on, and then balik ni naman sa uno, and that's the right thing to do, di ba? And yun na nga, i-keep na ako ning akong timbangan, guys. Hindi mo na ako magtitimbang. Magtitimbang ako kapag ano na, pag matapos na ako sa aking ano, sa aking ginagawa. So i-keep ko na to siya. See you next time, timbang. So yun na nga, guys. Naano talaga ako, no? Na-shock talaga ako sa timbang ko, pero it's okay. Okay lang naman. Ay, just admit and then just forgive yourself. Just forgive yourself kasi tinuyuan mo naman kasi. Ang sarap kasing kumain. So, yun na nga. Ang resulta sa atong kain-kain, sumasakit naman yung baywang ko. May mga pimples. Nang gawas na naman, nag-manifest na naman yung mga ano-ano natin. Alam ko naman, aware ako sa mga nangyari. Pero, yun na nga. Hinayaan kasi natin na masarap kasi yung mga bawal-bawal eh. O, diba, guys? Sinong makarelate sa atin dyan? Kung mayroong mga nag-low carb dito na nakafollow sa atin, siya lang yung ano, makarelate sa akin. Pero, yun na nga, guys. Ay, maglabas ako, ha? Ako, saan yung butangag sabon, di ay? Parang para inig. Abot na ko, inig ka. Unya. Para pagdating ko mamaya, galing sa part-time, magsampay. Isampay ko na lang to siya, guys. Ayan. Ready to sampay na lang to mamaya. Ayan. Emoji. Oh no. Ito dito pala to. Okay. No. Ay, hindi ka pala agano. Ready na yun. And ngayon, magluluto tayo para sa estudyante. Kaya alas 12 na dito, guys. Oops. Ting luto na naman ng lunch. Ayan. Uy, itong dishwasher natin, tapos na ito. Dapat itong ipang-arrange, pero dyan na lang muna kayo, ha? Ayan, mag-ano lang ako, guys. Magpasta lang ako para madali lang yung paghahanda natin. Kasi, yun na nga, si Bunso, babalik pa sa school mamaya after lunch. Full day yung klase nila today. And then, si Ate Erica, half day lang yung klase. So, yun nga, guys. Magpasta na lang ako para easy. Ayan. Para easy-easy lang. Anong oras na? So,
sasabayan ko na lang si Bunso mamaya kapag bumalik siya sa school kasi yung bahay ng aking pupuntahan is malapit lang din sa school nila. So, sabay na kami ni Bunso mamaya. And so, yun na nga guys. Asan naman takob? Ano? Ay. Ano pala? Alam nyo ba? Mayroon akong i-share. Yung pag-celebrate namin ng New Year, first New Year pala namin dito sa bahay, guys. Actually, 1 year pa lang kami dito sa bahay, no? Dumating kami dito, 2021, that was, ano, September talaga, September 1. Tapos, nung nag-New Year, pumunta kasi kami sa bahay ng kaibigan namin. Doon kami nag New Year sa kanila. So, hindi kami nakapag-celebrate ng New Year dito sa bahay. So, this time lang talaga nakapag-celebrate kami ng unang New Year dito sa bahay, guys. Nalungkot ako bigla kasi my plan was gusto kong maghanda ng kunting special dito sa bahay sa New Year. Kasi since this will be our first New Year na mag-celebrate dito sa bahay, no? And then, gusto ko na gagawa din ako ng katong mga pampaswerte, gani, no? Tapos, ang nangyari, guys, wala akong mga kagamitan, wala pa akong mga niluluto. December 30 kasi, yung asawa ko, night shift siya. So, nung 31, dumating siya sa bahay, mga alas 8 na sa umaga, no, until natulog siya, mga alas 3 na sa hapon, guys. So, dapat kami pang mag-grocery kasi walang laman yung ref namin, wala kaming gamit. Gusto kong mag-grocery yung ako lang, tapos na ano ako kasi, marami kasi yung bibilihin namin tapos ayaw kong mag-grocery na ang bigat-bigat ng dala ko kasi medyo malayo kasi yung tindahan na saan kami talaga mag-grocery, no? Tapos hinayaan ko lang si Mr. na natulog kasi alam ko naman na galing siya sa night shift. So, pagod talaga yung Mr. ko, guys. And then, sabi ng Mr. ko na gusto lang niya maghanda kami sa New Year ng mga light na mga food. So sabi ko, sige, maghanda lang tayo ng mga light. Chicken in the oven lang ako para light lang din ba yung kain namin with vegetables. And then, alam nyo guys, every New Year talaga, naghahanda talaga ako ng 13 fruits na inihanda sa lamisa, no? Kasi yun yung mga tradisyon natin ba na ina-apply ko pa din na naugalian ko na kasi yun guys, yung 13 fruits na ihalad bitaw every New Year. Tapos, nung natulog pa yung Mr. ko, sabi ko na lang na maghanda na lang ako ng prosperity bowl kasi nakita ko naman yung mga prosperity bowl na sa Pilipinas na nag-trend siya this year. So, sabi ko na lang na, okay, gagawa na lang ako ng prosperity bowl kasi parang ano lang naman siya, parang madali lang siya gawin. So, yun na nga guys, yung plano ko, simple lang na gawin natin sa New Year. Tapos, hanggang sa umisip na yung Mr. ko, alas 3 guys, sabi ko na lang na, anong balak mong gawin? Ano na, alas 3 na, at saka kailangan pa nating mag-grocery. I know, punong-punong tao sa market today kasi last day. Tapos sabi niya na, sige, punta tayo sa tindahan, tapos bibili tayo ng panghanda natin, yung dapat naming kainin sa New Year's Eve. Hindi ko inaasahan na siya pa yung nag-remind sa akin. Nung nakaraan kami sa mga My Fruits area, sabi niya na, how about your fruits? Hindi ka ba mamimili ng mga fruits? Di ba, tradition mo na yan na maghanda ka talaga ng fruits. Hindi na lang ako nakaimik, guys. Parang sinasakyan ko na lang yung Mr. ko. Sabi ko na lang sa sarili, okay, since yan naman yung nag-offer. So, yun na nga. Last moment talaga yung pag-prepare ko, guys, sa New Year namin, no? Last, yung chicken na gusto ko lang is na-uwi sa seafoods. Gusto kasi ni Mr. na mag-seafoods na lang. At then, nakapag handa pa ako ng 13 fruits ko, di ba guys? So, in the end, it was a very intimate dinner lang nung family namin. Yung kami lang apat. Tapos,
parang na-feel ko na, parang ano lang, parang, oh, this is a celebration, yung ganun. Tapos nung malapit na yung maghating gabi, pumunta kami sa may plaza kasi may countdown doon at ang daming tao na nag-aabang doon para maghintay sa New Year. So, yun yung ano namin sa... Yun, so yun yung celebration namin sa New Year. Intimate dinner and kami lang. For me, it was a perfect celebration yung kami lang and very quiet. Parang ano lang, parang ang smooth ng flow ng aming pag-celebrate ng New Year. So, some kind of